una. Oh, ikukwento ko sa inyo yung buhay ko bago ako naging sundalo. So, noong 1993, duty kami sa detachment noon. Bata pa ako noon. Ang dad ko noon is 17 years old ako. So, nung duty kami sa detachment, kasi ginawa kami, kapgo kami sa Forte IB. Forte IB Battalion. So, ginawa kami kapgo. Duty kami sa may, dito sa may, ano, sa may Barangay Tapya na detachment. So, nung nag-duty kami doon, bigla kaming pinull out. Bigla akong pinull out doon. Tapos pina-report ako doon sa batalyon. Ngayon, pagdating ko sa batalyon, nag-permission na yung mga kasama ko doon. Eh, 30 kami lahat na mga civilian na nag-permission doon. Kasi, meron daw ang magdating na mga scout ranger na ano, mag-operisyon daw sila. Dating daw sila, mag-operisyon. So, kailangan nilang guide. So, guide yung hinahanap nila sa area. Yung marunong sa... O, alam sa area, yung nakakaalam sa mga area ba, kung saan, banda, ganyan. Yung kung anong area yung pag-operita ng mga ranger, dapat, yung igagay doon, eh, alam niya yung, ano, alam niya yung lugar. So, yun yung, ano, yun yung hinahanap ng mga scout ranger. Ngayon, kutukuntuhan kami doon. Dahil delikado mo yung scout ranger, bay. Kaya, mga isubong kaya na sila. Unya, pag may ngomo na to, unya walay kalaban kay may ngomo na to nga. Kilda gayad na, ni mga matay na diha. May ngomo to sa adil siguro ya. Isuro pa kanang mga isu kay na sila. Di ko to ana den to nga muang kuan ka to nga muang amigo nga sundalo. Wala ya mga iniisip nyo mga mali yan. Mga mabait nyo mga sunda mga rindir mga mabait yan. Mamaya magdating mamaya. Di tapos yung permission namin. Doon na lang kami sa may barracks. Barracks kami. Ngayon ako, tinawag ako doon sa kaibigan ko na Kirnil, si Kirnil Calapini, yung taga-supply. Ngayon, kinausap niya ako, ito nga kaming dalawa, sabi niya sa akin, Dong, sama ka sa ranger, guide ka doon, kasi ikaw yung nakakaalam sa area. Unsa man asira mga isong, kaya ng mga ranger ba asira, hadlong, wala asira, dilili, kaya unsa na, mga buta naman na, sila. Tapos pagkadating ng mga alas 5 ng hapon, dumating na nga yung mga ranger. Ang dami. Dami ng mga ranger. Ano pala yun? Tismis yun ng SR Class 114. Yun yung tismis yun nila. Tapos dumating din yung isang kumpanya ng ranger, yung 6 Company. Yung CEO doon si Sir Lucero. Si Lieutenant pa siya noon. Lieutenant. So ngayon, permission kami ulit. Tapos, nag-silik na sila doon sa amin kung sino yung mag-guide doon sa mga estudyante. Tapos, yung sino yung mag-guide sa 6 Company. Ngayon, dumating yung kaibigan ko na Kirnil. Doon ako nilagay sa 6 Company. Doon ako nilagay. Sabi niya sa akin, doon ka na, dyan ka na sa 6, yan sa 6 Company na ano, ranger. Dyan ka magtama. Kasi mga regular ng ranger yan. Yung iba doon yan sa mga estudyante. Di, doon ako sumama. Kung marunong nitong garang na to, sir, sa yung ganyan. Di, madali lang yan. Dagay lang yung bala niya. Tapos kalabitin mo lang. Di, pag naubos yun, sir. Pag naubos yun, walo lang yung bala niya. Walo, paano ngayon yan? Sige, lagyan mo lang. Di, pinag-practisan ko ngayon kung paano ilagay yung clip doon sa loob ng garan. Practice ako doon sa ano. Nung hindi pa kami nag-move. Practice kami. So, ngayon, pinatawag ako ngayon. Report ako doon sa ano, sa CEO ng 6 Company, si Sir Lucero. Sabi niya sa akin, ano pangalan mo? Sabi ko sa kanya, Randy, sir. Ah, ikaw pala si Randy, yes, sir. So, alam mo ba yung lugar na pupuntahan natin? Sabi ko, sir, hindi ko pa alam kung saan tayo na lugar, sir. Sa dito sa lugar na to, sa may parting boundary ng Katiil, Davao Oriental. Sir, pwede kong matingnan, sir, yung mapa? Oh! Ah, sir, alam ko yung lugar na yan, sir. Sabi ko ganyan. Ah, sige, dito ka sa amin. Sama ka sa amin, ha.
ikaw yung ano namin. Sige, sir. Ngayon, doon na ako sa kanila. Kasi madaling araw kami mag-move. So, doon ako sa kanila. Kinausap niya ako sa akin. Pag magkaroon tayo ng encuentro dyan, ako nang bahala sa'yo. Sabi niya sa akin. Ako nang bahala sa'yo. Huwag ka na dyan sa ano, huwag ka na dyan mag-duty-duty sa detachment. Isasama na kita, sabi niya sa akin. Sabi ko, ayo sir. Kung ano sir, kung makakita tayo ng kalaban, sabi ko ganyan. Sabi niya sa akin, sige. Parang pasundalo ka niya. Oo, oh, yes, basta pasundaloin niya ako. Sabi niya, akong bahala sa'yo, magpasundalo sa'yo. Sabi niya. Sige sir. Sige, ngayon, pagka madaling araw na, move na kami. Sabi niya, 6-5. Wala yan na kami doon. At tapos may ano pa pala, may pustahan, pustahan pa pala yun. Yung CD ng mga estudyante at saka yung CEO ng Six Company. Kung sino yung makauna na makarecover, pustahan, basta may pustahan sila. Ganyan. Eh, tawa lang ako. Ganyan. Eh, diretso mo. Ano kami? Kamiling araw, sibat na kami. Nag-LD kami dito sa may ano, sa may Bantakan, sa may Nibataan. LD kami. Dumaan kami ng Purok 5, akyat kami doon sa may Sabangan, Barangay Sabangan, hanggang papunta ng La Fortuna, Panansalan, La Fortuna, ikot, balik sa Espardos, balik kami ng Bango. Yun yung ruta namin, ganyan, ruta na. Sabi ko sa kanya, sir, ano ba itong mga bilog-bilog dito sa mapa, sir? Hindi ko maintindihan kasi, sir, kung dito tayo sa kalsada palagi, sir, magdaan, tapos dito tayo sa mga barangay, wala tayong kalaban na makikita. Kasi magkalsada-kalsada lang tayo, sir. Tapos madelikado ba tayo, sir? Kasi tayo yung mambos ng kalaban, kasi nagkalsada-kalsada tayo. Yung kalaban kasi, sir, wala man sa barangay. Nandun yun sa mga gitna ng gubat-gubat. Nandun niya silang nagtago. Ngayon, kung dito lang tayo sa kalsada, wala tayong mapala dyan, sir. Tayo pa ang mambos. Lagi sa kanya. So ngayon, alam mo kung paano natin daan-daanin yung mga kagubatan dyan. Alam ko lahat dyan, sir, kahit saan pa tayo mapunta. Sabi ko ganun. Sigurado ka, oo, sir. Sige. Ang ginawa niya, ni-roll niya yung mapa niya, nilagay niya sa pack. Pinasok na niya sa pack, wala din niya inilabas. Dati, nilalagay pa niya dito sa bulsa. Noong ano, na nag-usap na kami, ni-roll niya, tinago na niya sa ano, sa backpack niya. Ayun, akong lead scout doon. Move na kami. Nagtaka na sila. Lakad na kami ng lakad. Nawala na kami doon sa mga kalsada. Doon na kami sa may mga kagubatan. Gubat-gubat na yung dinaanan namin. Yun na, natunto na namin yung mga pinagkakampu-kampuan ng mga kalaban. Yung mga pinagtulugan nila, yung mga harboring ng kalaban, nadaan-daanan na namin. Sabi ko, oh sir, tingnan mo. Kung doon tayo sa may mga sa kalsada tayo nagdaan-daan, sir, hindi natin ito makakuha, itong mga kampu-kampu nila, sir. Hulutin mo, sir, wakalalaki ng mga kampo nila. Eh, kung doon tayo sa may kalsada, sir, di wala. Nag-ano siya? Sabi ko, sir, ano ba yung tinatanong ko ulit sa kanya? Sir, ano ba yung mga bilog-bilog doon sa mapa, sir? Sabi ko, kasi hindi ko naiintindihan yun, sir. Tapos may mga aro-aro pa. Yun yung ubirli, sabi niya. Ubirli, yun yung aro-aro. Yun yung susundan natin na daan. Ay, ano ba yun, sir? Ito, sir, wala nang aro-aro ito. Tirahin natin ng tirahin. Kaya yun, doon nahuli namin yung kalaban. Sakpa namin yung kalaban. Encuentro kami doon. Yun yung pinakauna namin encuentro. Doon na Beast Company yung Six Company. Yun sa encuentro namin na yun. Na nakarecover kami ng apat. Tapos, pagkatapos noon, bumaba kami. Pagbating namin sa may batalyon, so, ito turn over na sa nila ako doon sa 40IB ulit. Doon sa may kaibigan ko na opisyal. Sabi, sama ka na sa amin. Sabi ni Sir Lucero. Sama ka na sa amin, dito ka na, mag-striker ka na dito sa amin, Randy. Huwag ka na dyan, sama ka na sa amin. Kaya dinala nila ako sa Mawab. Pagdating na sa Mawab, sabi, oh, dito ka na sa amin. Doon ko na nakasama yung, ano, yung mga taga-Six Company na, yung buong Six Company. Doon na nila ako na, doon na ako na sila nakita. Tapos, yung ginawa ko, kinatanong-tanong, kaibigan, hanggang sa nakaibigan ko lahat, yung mga taga-Six Company, yung mga Rendir. Yung ikinakatakot ko doon, akala ko mga matatapang sila masyado. Pala, mabait din pala yung mga ranger. Mabait sila. So, ganyan, kinakaibigan na nila ako. Ayun. Tapos, pag nag-ano, ang ginawa kasi dati nung ano, mga ranger noon,
tuwing sabado magkaroon ng war games ba, magayad-ayad sila, magdrill ba, sali ako palagi sa drill, sali ako sa drill ganyan, sama-sama ako doon. Palagi akong nagli-lead scout sa team. Ngayon ang ginawa ng CEO na ng CEO namin ni Sir Lucero, binigyan ako ng SEO na ano M16 tapos isang bisiklod na bala, bandolier na ganyan, tapos kasama na ako sa team. Pangpito na ako, anim lang yung regular doon, ako ang pangpito. Yun yung sa team namin. Ngayon, pag tuwing mag-operate, kasama na ako palagi. Kung saan-saan ang operasyon, sama kami. Sama ako palagi doon. Yung operasyon namin sa Kasapa, doon sa may, ano, may Sitio Mansungad, doon yung operate kami doon. Ano yung operasyon namin doon? 3 months. Sama namin yung 64, kung ano-ano pa ba yung mga sundalo, mga nandun. Basta yung lagi namin kadikit, yung 64. So, operate kami doon. So, doon, napalaban kami uli doon yung, ano, yung 10 kalaban doon, nasa 10 rebuild yung na salubong namin, ay na, ano namin, na engage. So, ang nangyari kasi doon, yun yung encuentro ko na, ano, yung sa civilian pa ako, yung sa striker ako doon. Yun yung pangalawang encuentro namin na nasamahan ko doon na sibilan pa ako, lead scout ko doon. So, nag-hold kami kasi magkain ba? Umagahan. Hold kami sana. Magkain kami. Saig. Yan ang sabi ng CEO namin kasi proper din yun si Sir Lucero. Matapang ba naman yun? Yan yung sabi niya sa amin. Sige, maglagay ng security. Di, lagay ng security. Di, abante kami. Tatlo kami. Ako, si Sir Husol, si Sir Babak, ayan, kung mga buhay pa kayo mga master, kung mapanood mo ito, ikwento ko yung buhay natin. So ngayon, pastar na kami doon sa high ground na, yung pagkasi yung daan na ganyan, pag ganyan daan, dito kami sa baba, tapos dito sa gili, sa bilang ano, ilog na malaki. Ngayon, dito pala yung mga kalaban, nag-hold din pala yung kalaban dito, kasi nag-ano sila sa ilog, magsasaing din sila, tapos kami din dito. Ngayon, dito na kami nag-security sa dito sa taas na to. May trail man pa ganyan. Dito kami. Ngayon, nirecon muna namin dito, sinilip muna namin dito sa baba. Pag silip namin, wala kami makita kasi masukal. Yung daan lang. So, walang tao. Bumalik kami. Hanap kami ng pwesto dito ba sa may ano. Napaharapan kami doon. Doon, tapos dito ako. Tapos yung isa, si Sarin Babak, ang magkatabi sila ni Sarin Husol. Pinagitna namin yung daan. Ayan. Eh, mamaya-maya, may kaluskus. Pag silip namin ganun, tao. Ulo lang yung nakita namin. Ulo. Ulo muna, ganyan. Maya-maya, hanggang sa lumutaw na yung katawan, nakita na yung dibdib niya. May baril siya. Naka sweet shirt ng black. Uy, kalaban. Nagsinyasa na kami. Kalaban. Papalap na sa atin. Naka-ano na kami sa kanya. Naka-umang na. Sus, bata pala yung ano, yung nasa mga ang edad niya siguro, nasa mga 14 years old siya. Pero may M16 siya. Kumpleto rin. Bigla siyang sumulpot ngayon. Pinimingan mo na, hindi mo na namin binaril. Hanggang sa lumapit, palapit na siya ng palapit. Maya-maya, may sumulpot din na isa, dalawa na. May dalang M23, yung isa, naka M23 yung isa. Medyo matanda na isa, naka M23 siya. Ngayon, sabi ng bata, nagtagalog-tagalog pa yung bata eh. Sabi niya, may mga bakas dito ng kumbat. Sabi niya ganun. Habang paabanti ng paabanti yung bata, yung kasama niya na matanda, nakamalay na siya. Bakit daw may bakas ng kumbat doon? So, ibig sabihin, susundan niya yung bata, umatras. Nung pag-atras niya, malapit na yung bata sa amin eh. Mga tatlong dipa na lang siguro yung bata sa amin. Di nakapokus ako doon sa bata. Ang akala ko, yung dalawang kasama ko, sila si Sir Husol at sila si Sir Babak, doon sila nakapokus doon sa may galang 2-3. Puta yun din pala. Dito din pala sila nakapokus sa may ano, sa may bata din na palapit sa amin. Pagbira namin doon, nakatakbo yung isa, yung kayong 2-3. Pinahabulan namin ng putok. Hindi na siya tinamaan. Kaya hinabol, biglang sumulpot yung CEO namin. Biglang nakarating siya, hinabol namin hanggang doon sa may ilog. Pero patay na yung bata. Nakuha na namin yung baril. Tapos hinabol na namin. Ni-recover na si Ren Bob, ni Sir Husol yung ano, yung M16 ng bata. Binadihan ko yun si CEO namin. Kasi walang damit. Takbo lang kumbat.
Habol lang doon sa ano, hinabol yung ano. Kalaban na tumakbo, hinabol namin doon hanggang nakarating kami doon sa ilog. Dalawa lang kami nisiyo namin. Hanggang sa nagsunuran yung mga tropa. Recover na namin yung mga bakbak doon, 10 bakbak. Yung kaldero, yung recover namin. Tapos yun na, kuha na namin yung mga bakbak kasi nagtakbuhan na yung kalaban, hindi na namin naabutan. So yun yung, ano na yun, tapos, yun, withdraw kami. Dinala namin yung bangkay, dami, tama nung, ano kasi lahat kami nakapukos sa kanya eh. So, patay, recovery sa M16. So, kinarga namin sa Kalabaw. Dinala namin doon sa may sitio Masungad. Di, pagkatapos nun, move na naman kami ulit. Punta na naman kami doon sa may sintro sa ano, Kasapa. Sintro sa Kasapa. Pagdating namin doon sa may sintro ng Kasapa, tambay kami doon. Ngayon, bigla kami nag-ano, inom-inom muna kami ng tuba doon kasi laro muna kami basketball, ganyan. Basketball. Pagkatapos ng basketball, ngayon, may